Tama, totoo yan, Coach. Coach, maraming nag-aabang din kasi gusto kong itanong din sa ito, maraming nag-aabang kung ano bang nangyari dito nga. Pag-usapan muna natin itong nangyari nga sa inyo ni Map Soberano. Ako naman, ang opinion ko dito, wala akong nakitang masama sa ginawa mo kasi nga, based sa sinabi mo, gusto mo lang tulungan sa sparring at the same time, para magkaroon ng hype din, makatulong sa hype ng laban ni Map Soberano at saka ni Mr. Mainit. Pero may mga nagsasabi na yung pagsuntok daw sa'yo, yung sparring nyo daw ni Map Soberano ay scripted daw. Anong opinion mo dun sa mga tao na nagsasabi nito? Ah, ito, Coach, ha, sa respect na lang, syempre, nire-respeto ko yan lahat ng mga gustong magtanong, magsalita. Pero sana irespeto nyo rin yung decision ko. Nakapagsalita na ako, nakapaglabas na ako ng statement about dyan. Ang involved dyan is pamilya ko, no? Brothers ko, hindi man kami magkakadugo. Pero once na naging malapit sa akin or engaged sa akin at nakita ko ng mga totoong mga tao, hindi ako magsasalita ng kahit na ano. Pero ang masasabi ko lang, yung sparring namin, panoorin nyo ulit. Yung sparring namin, makikita nyo, hindi ako naka-headgear, hindi ako naka-mouthpiece, hindi yung kayabangan, hindi yung arte. Hindi rin masasabi yun na sinadya para ganun ang maging ending nung nangyari sa amin. Gusto kong maramdaman talaga. Ako, sinadya ko. Gusto kong maramdaman kung nasa na ba at gano'ng kabigat pa ba or na ba yung mga suntok ni Map Soberano. Ah, okay. Kung mapapansin nyo, yung sparring namin, 3 rounds na yon, legit yon. Wala akong headgear, wala akong mouthpiece. No? Hindi ako masyado sumusuntok. Bakit? Hindi dahil sa iyo ako saktan si Map. Kundi dahil gusto kong tanggapin lang yung mga suntok niya, makita ko hanggang saan siya. At kung gaano kabigat sa unang bugso, sa pangalawang bugso, sa pangalawang pangatlong bugso, or first round, second round, or third round. Pero napansin nyo ba at nakita nyo sa mga nakakita? Marami nagkasabi dyan na gano'n, tinalo ka ni Map. Na, legit yung nangyari sa amin. At yung dalawang suntok na tumama sa akin, ha, na he caught me out of guard, na nakababa yung kamay ko, tinamaan niya ako ng left and right hook. Maniwala kayo sa akin. Legit yun na nahilo talaga ako. Oh. Nahilo talaga ako nun. Kaya, mga masasabi ko lang, gusto ko lang talagang makita at ilabas yung inner beast. Yun isa sa mga reason kung bakit ginawa ko yun. Mabibigat ang mga suntok ni Map Soberano. Kailangan lang... Ko nga eh. Kailangan lang niya talagang magalit. Ginalit ko talaga siya kasi hindi nila alam parehas eh. Hindi nila alam parehas, hindi alam ni coach kung ano yung intention ko, kung ano yung gagawin ko. Kasi gusto ko silang surpresahin. Pero hindi ko lang ina-expect dun is yung magagalit sa akin si Coach G. Dahil ang ina-expect ko, pag nakita niya ako, matutuwa siya. Pero yung ginawa ko is gisingin. Gusto kong gisingin yung beast na natutulog. Dahil alam ko na meron pang ilalabas. Alam ko na meron pang ilalabas. Kaya yung mga suntok ni Map sa akin na yun, mga multiple na suntok niya, tinanggap ko lahat. Hindi dahil ganun ako kalakas o ganun ako tit, hindi. Kundi dahil yung mga bira niya, sinalo ko lahat, magkaiba kami ng timbang ni Map. Eh. Magkaiba kami. Imaginin mo, lang nung katimbang niya. Yung makakalaban niya, low level. Maniwala ka sa akin, knockout. Yun nga eh. Kasi ang lakas ng suntok niya eh. Nung nahilo ko, hindi ako na-knockout. Oo, hindi ako na-knockout. Siyempre, kaya ko tumanggap ng suntok eh. Bigat ka ng suntok ni Mamot eh, di ba? Multiple yung suntok niya. Yun, kaya talagang hilo ko nun. Talagang hindi, pagtayo ko nun, hindi ko alam yung nangyari. Totoo yun. Hindi ko dinidina yun. Hindi ko dapat ikahiya yun. Kasi nire-respeto ko ngayon yung bigat ng suntok ng tao. Nung pagtayo ko nun, hindi ko alam na tapos na yung laban. Inuulit ko. Sa mga hindi pa nakakaintindi, hindi pa nakaka-experience, hindi nyo alam, wala kayong alam. Yung suntok ni Mamot na yun na tumama sa akin, kinaya ko yung mga unang suntok niya, pero yung sunod-sunod na suntok na tumama sa akin, nag-connect lahat. Nung bumagsak ako, pagtayo ko, hindi ko na alam kung ano yung nangyari. Pero eto yung tanong, Coach. Ha? Tanungin nyo sa sarili nyo. Nung tumayo ako, na para ako lasing, gumigewa ako, gusto ko pang lumaban.
dahil nandun yung puso. Dahil yung iba, hihiga na lang, dadapa na lang. Kaya galit ako kay Map that time. Nahihiga ka na lang. Tama. Hawakin na lang din ang referee. Diba? Tumayo pa ako noon, tumayo ako. Kahit hilong, hindi ko nila lahat eh, pero ayokong abutin niya dumating sa point na magkaroon siya ng guilt na ina. Dapat pala kaya ko pa, dapat pala hindi ako sumuko, dapat pala lumaban ako. Kasi yung haba yung training mo eh. Pinagpaguran mo 'yan sa mahabang panahon. O sige, palagay na natin hindi ganoon kahaba. Pero sa'yo na mismo nang galing, sa kanila na mismo nang galing. Nagsakripisyo ka, hindi mo nakikita yung pamilya mo. Bakit sa ganun lang susuko ka? Pinupos ko siya sa pinaka next level ng limit niya. Dahil maaring dumating yun sa pagkakataon na nandun siya sa laban na yun. Sa pagkakataon na yun, nung lumaban ako, tumayo ako, gusto ko pang lumaban, pero hindi na ako binigyan ng pagkakataon lumaban. Dahil ang inisip ng referee yung safety ko. Pero nung tumayo ako, na nahihilo ako na para akong laseng, talagang hindi ko alam, yung parang lumilindol. Pero imaginin mo yung mentality ko, gusto ko pang lumaban dahil alam ko hindi pa tapos yung laban. Tama, totoo yan. Yun ang gusto kong maintindihan ng karamihan na hindi nakakaintindi. Pero alam kong hindi ganun kadaling ipaliwanag. Not unless kung meron kayong makakasama at makakausap or may experience nyo mismo, dun nyo lang maunawaan. Kaya nire-respeto ko lahat. Tinanggap ko nga lahat ng bashers ko, di ba? Pero nagpapasalamat talaga ako ng sobra. Bakit? Dahil lahat ng bashers ko, ang dami nag-subscribe sa akin, siguro mga 50. after few hours, 200, 300 yung bumalik, yung mga bagong subscribers. So sobrang grateful ako, sobrang thankful ako dahil nandyan pa rin kayo. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo, hindi sinasalamin. Unang pagkatalo ko yan dito sa MMA. May mga talo na rin ako nung lumalaro ako ng jiu-jitsu. Ngayon, kung hindi ka combat sports athlete, kung hindi ka atleta, di mo talaga maiintindihan. Unang pagkatalo ko yan dito sa MMA. At natalo ko sa isang world champion. Hindi sa basta-basta pipitsugin lang. Di ba? Totoo. Yun ang sinasabi ko. Pero, ang lagi niyong tatandaan, hindi sinasalamin ng isa, dalawa, tatlong pagkatalo. Hindi dyan madedefine kung sino kayo. Kung ano yung inner beast or pagiging warrior nyo. Or pagiging mandirigma nyo. Pag sa unang laban natalo ka, lumabang ka. Pangalawang laban natalo ka, lumabang ka. Pangatlong laban natalo ka ulit, sumuko ka na. Doon ka nagiba, doon ka natalo. Pero pag patuloy kang lumalaban, patuloy ka nagte-training, ginagamit mo yung mga pagkatalo na yon para mas maging dedicated ka, para makita mo yung mga pagkakamali mo, at para maipakita mo sa sarili mo, mapatunayan mo sa pamilya mo, sa mga taong naniniwala sa'yo, na hindi ka sumusuko, tandaan mo, mananatili kang isang magandang halimbawa. Pero pagka nakitang natalo ka, hindi ka naman nabalian, hindi ka naman na-paralyze, natalo ka ng isa, dalawa, tatlong beses, sumuko ka na, sasabihin mo, wala na, hindi para sa akin to. Anong klaseng halimbawa ang mapapakita mo sa mga next generation? Yun yung para sa akin. May bilang isang combat sport athlete, kahit na anong sports pa yung pinapasok mo, napakahirap yung matalo ka. Bakit? Especially sa isang MMA fighter. 6 months, 1 year, hindi makikita mga kasama pamilya mo. Nasa malayo ka, laki ng gastos. Tapos, sa unang laban mo, matatalo ka. Tandaan nyo, yung mga nambabas sa mga taong nagka-trust talk, oo. Bakit? Dahil kailangan nilang palakasin yung loob nila. Hindi lahat, hindi naman para sa lahat ang pagka-trust talk. Meron mga taong nagka-trust talk pero humble, di ba? Pero ginagawa nila yun para mas palakasin yung loob nila, para mas maging confident sila. Pero yung mga taong nagbabash sa mga taong natatalo, sa mga combat sports athletes, sa mga MMA fighter, boxer, na natatalo, hindi nyo alam yung pinagdadaanan nila. Hindi nyo alam yung hirap na pinagdaanan nila, at hindi nyo alam kung gano'ng kahirap ang matalo ka pagkatapos ng napakahabang panahon na pag-training mo. Manalo't matalo, respeto mo sila. Ganun lang yun. Kung gusto totoo mong i-respect, di ba? Totoo yan. Actually, sobrang yung mga sinabi mo, totoo talaga yan, Boss Bullet. Dahil nga, yun nga eh, even si Chief Alvin Aguilar, nakita yung, nung naglaban kayo ni Mamot, nakita yung
yung puso mo dun sa laban. Kasi nga, kita-kita naman namin talaga na tumayo ka pa na lalaban ka pa, pero pinigilan ka na ng referee. Pero yun nga, nandun talaga yung puso mo eh. Kaya, yun din yung ano eh, yun din yung iniisip ng mga tao, kaya nabigyan ka uli ng laban. So, ang tanong ko naman sa'yo, Boss Bullet, kasi nga, papalapit na yung laban ninyo. Ngayong November na yung laban ninyo, laban dito sa China, 3 versus 3. So, marami ngayon ang nagko-comment na yung pressure daw ng 3 versus 3 nasa iyo. Kasi ikaw daw talaga yung dapat na mas mag-training ng mas malupitan. Kasi maaaring ikaw daw yung unang atakihin nung kalaban ninyo sa China. Ang tanong ko sa iyo, Boss Bullet, paano mo ito tinitake? Anong magiging approach mo ngayon dito? Kabakal, totoo yan. Mas iba yung pressure na nararamdaman ko ngayon kaysa rung sa laban namin ni Mamut. Kasi ngayon, ang nakita ng mga tao, syempre natalo ako, di ba? Natalo ako, tapos ako yung underdog, ako yung less ang skills. So, eto yan eh, coach eh. Either ways, both ways yan, both ways. Matalo kami, ako ang sisisihin. Tanggap ko na yan. Sigurado. Tanggap ko na yan. Ready na ako dyan. Ngayon, manalo kami, sa tingin mo, pupurihin ako. Manalo kami dahil nanalo dahil kay Sugar Ray at kay Baduria. Tama? Totoo yan. Pero ako, coach, ang sa akin, pag nanalo kayo, ano pa rin, props pa rin. Kasi nanalo kayo. Kasi ang isip kasi ng mga tao, mahihirapan manalo. Dahil si Caloy Baduria, kakabalik pa lang. Kumbaga, ang pinaka mayroong training talaga ng malupitan, Sugar, hindi nawala sa training, si Sugar. Yes, tapos totoo ikaw, yun, totoo yun, coach. Yung ikaw yung nasa isip ng mga tao, ikaw yung tinalo ni Bullet. Oo. Totoo yun, coach. Kaya sabi ko nga sa'yo eh, tinatanong mo sa akin paano kong tinatanggap. Gaya nung sinabi ko sa'yo, sanay ako sa pambabas ng mga tao kasi hindi nila naiintindihan lahat eh. Which is okay. Part of our world yan eh. Ginagalawan natin ngayon, part yan eh. So sanay tayo dyan. Ang masasabi ko lang, coach, eto lang. Binigyan ako ng pagkakataon ng URCC, binigyan ako ng pagkakataon ni Sugar Ray at ni Coach Badong. Pinili nila ako na makasama sa 3v3. I will bury my heart and soul. Yun lang ang masasabi ko. Manalo kami. Thank you, Lord. Hindi ako pasalamatan ng mga tao. Ibas ako ng mga tao. Nanalo kami dahil kay Sugar at kay Caloy Baduria. Maraming salamat pa rin. Importante sa akin, nanalo kami. Ngayon, matalo kami. Ang masasabi ko lang, parte yan ng laban, kahit anong laban. Pero para sa akin, ang importante, makikita yan ni Coach Badong, ni Sugar, at saka ni Bad Boy Caloy Baduria, kung paano ako mag-training, paano ako magpakamatay sa training. Dahil lahat ibibigay ko na. Dahil totoo yan, dahil lahat ng pressure ngayon nasa akin. Tama. Sobra-sobra yung pressure. Kaya nga, sabi ko nga kay Coach Badong, willing ako mag-stay ng Antipolo para makita nila na nandun ako, training ako. Dahil, makakapagsabi lang naman yan, nakita mo, sila Mugen, sila Coach Jerry Legaspi, shoutout nga pala, round 1, buong round 1 team. Siyempre, Mark Mugen, maraming salamat sa kanila. Sobra-sobra yung pagtutok na binigay sa akin na yan. Buong round 1 team, Coach Jerry Legaspi, Mark Mugen Strigil. I love you, mga bro. Miss na miss ko na rin yung mga yan. Si Mark, nasa ano pa ngayon eh. Nasa Baguio pa eh, kasama yung family niya eh. Lalapag lang yan dito yan for 1 week, then babalik ulit ng Baguio. So talagang medyo matatagalan pa bago kami makapag-banding. Kaya, yan. Ingat kayo lagi. God bless. Maraming salamat sa suporta nyo. At sa lahat ng mga taong suporta sa akin, syempre. Maraming salamat. Napakarami nagpaparating ng suporta dahil nga sa nalalapit na laban. At talagang yung puso ko, ibabaong ko na ron. Oh, tapos coach, nabanggit mo nga na titira ka sa Antipolo. Ikaw ba ay magre-renta o ikaw ba ay tutulungan ni Mamut dito? Yeah, possibly, no? Possibly na magre-renta ako doon ng matitiran. Kung talagang gusto ni Coach Badong na mag-stay ako ron. Kasi ganito yan, coach, ha? Hindi ko pwedeng i-step aside, syempre, yung tulong sa akin ng Team Round 1, Mark Mugen. Magiging part pa rin kasi sila ng talaga ng training camp ko eh. Although, alam naman din yan ni Coach Badong, alam ni Coach Badong yan, na sinabi niya sa akin na yung respect niya sa
Coach Jerry Legaspi sa Team Round 1, especially kay Mark Mugen na yung binibigyan nila sa akin training. Nando ka, coach, nasaksihan mo naman siguro minsan, di ba? Oo. Kung paano mag-training kami nila Mark, di ba, sa Round 1. Mm. Kaya okay lang, sobrang thankful talaga ako kay Coach Badong. Grabe, grabe yung tao na yan. Sabi niya sa akin, coach, huwag kang mag-alala na pwede mo pa rin ituloy yung training mo kila Mark. You know, yun, dahil nakita ko naman talaga yung training nila, napakagaling ng mga wrestling ground game nila. No? Kailangan lang magpunta ka sa akin, mag-training ka sa akin para sa game plan natin. At para makita ko pa kung ano pa yung pwedeng i-add sa skill set mo sa ground game. Especially, focus sila sa akin sa striking. Tama. So, sobrang thankful ako. At syempre, shout out kay boss dyan ng Barakuhan. Ha? Brother, ito, talagang parang kapatid ko to sa, from another mother. Kasi napakabilis namin talaga nagkaroon ng, malalaman mo naman yun, yung mabilis kayo nagkaroon ng makagaanan ng loob. Kasi isa yan sa mga sa akin. Kasi siyempre, sa sobrang tagal na panahon na tinulungan ako nila, kami nila Boss Baby Boy, na nahihiya na ako talaga na mag-stay pa ron para siyempre sa training. Hindi ako tatanggihan ng mga yan . Pag nag-training ako ng Manila, mag-stay ako sa kanila, tatanggapin ako niyan. Pero siyempre, ako na yung nahihiya, sobrang haba nung panahon, laki ng ginastos sa amin. Totoo yun, Kabakal. Sobrang thankful, grateful ako sa mag-asawa na yan. Ate Ina at kay Kuya Boss Baby Boy. Pero ang the best doon is yan. Dahil nga yung round 1, napakalapit lang dito sa Malate. Si brother, boss dyan ng Barakuan. Yan. Inoper sa akin yung condo niya. Na doon ako mag-stay. Sa Malate. Pag nasa Manila ako. Kasi napakalapit lang, Kabakal . Napakalapit lang . So parang 1 kilometer, 2 kilometers away lang sa round 1 gym, yung condo niya. So ayan, problema lang kay boss dyan. Kay boss dyan, ayaw pumayag na hindi niya ako katabi matutulog. Sabi ko, huwag naman ganun.